Samantala, isang gasolinahan ang nagkaroon ng gas leak sa Makati City mula pa kahapon. Agad na ipinasara ang gasolinahan at agad namang nag-responde ang Bureau of Fire Protection para agad magsagawa ng flushing sa mga drainage at pahupain ang nangangamoy na gas. Ang detalye si Eagle News reporter Erlo Bringas. Binulabog ng isang gas leak ang mga residente ng Evangelista Barangay Bangkal sa Makati City. Pagmamayari ng gasolinahan ang mga brand ng Phoenix Petroleum na pag-aari ng Phoenix Petroleum Philippines Incorporated na isang independent oil company. Agad na nakarespond ng kinauukulan upang makita ang sitwasyon matapos na magreklamo ng mga residente dahil sa masangsang na amoy. Matagal na anilang naamoy ng mga residente sa lugar ang kumakalat na amoy gasolina. October 31 pa lang ng alas 6 ng umaga nang matanggap ang ulat at isara itong gasoline station na ito na nasa aking likuran. Matapos na matanggap ang ulat ng Bureau of Fire Protection, kaagad nilang pinuntahan itong lugar para tignan ang sinasabing gas leak ng mga residente. Matapos ang halos 24 oras, natukoy ng Bureau of Fire Protection na diesel ang pinagmulan ng leak sa pamamagitan ng isang chemical identifier. Ang laki na ng nawala dun sa fumes na naaamoy physically dito sa area. Dito kasi sa area ng Phoenix nahahanap, pag tinetest ng aparato ng BFP, dito nahahanap na may contamination eh. So, not really contamination, pero dito nag-a-alarm yung aparato. So dito, kita natin na meron talagang existing na problema. Kagad din in-inspection ng DNR at Environmental Management Bureau ang gasolinahan upang tignan kung gaano nakalaki ang gas leak sa lugar. Dahil sa leak, inordonan na ng halos 100 metro ng mga otoridad mula sa gasolinahan upang maiwasan ang pinangangambahang maaring maging pagsabog. Inabisuhan din ng malapit sa lugar na mga residente na iwasan ang paninigarilyo. Bagamat hindi patukoy kung saan sa paligid nang gagaling ang leak, nagsagawa naman kaagad ang BMP ng flushing sa mga drainage system na naapektuhan din ng gas leak at siphoning sa mga produktong petrolyo ng Phoenix upang maiwasan ang posibilidad ng pagsabog habang inahanap ang pinanggagalingan ng leak sa lugar. We will have to go to the houses of those who filed complaints and dito sa immediate environment just to check on kamusta yung water sa gripo kasi baka nadamay siya. And then to check on our residents, though wala kaming nakikitang napakalaking health risk dahil maaga naman na-address yung sitwasyon. We just want to make sure also that our residents, our constituents are fine. Sakali na mapatunayan na may nilabag ang gasoline company, maaaring maharap sa reklamo ito dahil sa nangyaring environmental danger. Patuloy namang nakikipagtulungan ang pamunuan ng Phoenix Petroleum sa mga otoridad. Mananatili namang sarado ang gasolinahan habang nagpapatuloy ang paghahanap sa pinanggalingan ng tagas at nagpapatuloy din ang isinasagawang investigasyon. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am Man.